Ikinatuwa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang napipintong pagpirma ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang executive order na gamitin sa mga housing projects ang mga nakatiwangwang na lupa ng pamahalaan. May ulat si Kenneth Pasyente. Mahigit 3 dekada nang nakatira sa kalsada si Carla. Kasama ang kanyang mga alagang aso, nagkakasya sila sa maliit na kariton na may tolda na nagsisilbing bubong. Kwento niya, hindi madali ang buhay sa kalye. Tulad like ng maglalaba ako, o diba? Ang hirap, saan pa akong nag-iigib, tumatawid pa ako. Ang hirap talaga, lalo na pag bumabagyo, lalo na naalala niyo yung nakarambagyo. Andito kami sa loob ng kariton. Ang mga kagaya ni Carla ang nais matulungan ng pamahalaan na mas mapabibilis pa dahil sa napipintong pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang executive order na naguutos na gamitin sa housing projects ang mga nakatiwangwang na lupa ng gobyerno. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, nasa 6.57 million housing units ang kailangan ng bansa sa pagtatapos ng taon. At malaking bagay ang EO para matugunan ito kung saan ilalaan ang mga lupa para sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Priority Program ng Marcos Administration. Kung saan nagnanais ang administrasyon ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng 1 million housing units per year for the next 6 years, so 6 million housing units para po maubos natin po ang ating housing need by 2020. Sa datos ng DHSUD mula sa mga lokal na pamahalaan, nasa 16,000 hectares na lupa na sa ngayon ang maaaring magamit para sa programa. Inaasahan po natin na sa paglabas po nitong ating executive order na ipag-uutos po ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos ay talagang mapapabilis ang pagtutuon po ng aming ma-identify na kagad na land suitable for socialized housing, suitable for our housing programs para maigasa kagad dito sa ating pambansang pabahay priority program. Ipinunto rin ng DHSUD ang kahalagahan kung government lands ang gagamitin sa mga pabahay. Mapapababa kasi nito ang cost ng pagpapatayo ng mga pabahay at mapapagaan ang pagbabayad ng mga benepisyaryo. Mas tataas ang kanilang capacity to pay at hindi po maiilit, hindi po madedefault ang ating mga benepisyaryo dito sa ating programa. Ilang groundbreaking ceremony na rin ang naisagawa ng DHSUD, katuwang ang ibang concerned agency sa Quezon City, Bataan, Bacolod City, Iloilo, Rojas City, Marikina City, Iligan City, Carmona, Cavite, at Tanawan, Batangas. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.